afternoon and welcome back to my YouTube channel. Siyempre, dito lang kay Kalapatids Speed John Love. So, for today's activities mga Kalapatids, meron tayong trivia, no? Siyempre, bago tayo magpakain dito sa ating Flyer's Love, gusto ko meron tayong may malaman regarding dito sa ating pag-aalaga ng kalapati, mga Kalapatids. So, sa mga newbies at sa mga beginners, ano? So, lalo-lalo na po doon sa mga mahihilig na mag-alaga ng racing pigeon. So, alam niyo na ba mga Kalapatids na newbie, ano? Kung bakit nakakabalik pa rin ang mga hayop na ito? Kahit na maligaw pa ito ay bumabalik pa rin sa ating loft, mga Kalapatids. So, yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Dito lamang kay Kalapatids Pigeon Loft. So, ayan mga Kalapatids. Meron po kasing newbie na nagtanong sa akin. Kung matatandaan ninyo mga Kalapatids, yung pong mga chikiting na akin pong bisita nung mga nakaraang araw, ay nagtatanong sa akin mga Kalapatids na kung bakit daw yung nakakabalik pa rin ang mga hayop, lalong-lalo na ang mga kalapate, ano? Kahit na ito ay maligaw pa. So, hindi na tayo magtataka mga Kalapatids kung bakit nga ba ang mga kalapate ay bumabalik pa rin sa ating lugar o location, ano? So, ayan. Isa na rin po doon mga Kalapatids ay yung pong proper na pag-aalaga po natin sa kanila. So, ayan mga Kalapatids, yung pag-aaruga po natin sa kanila, natatandaan po nila yan, ano? So, maidagdag ko rin mga Kalapatids na kung bakit po sila ay nakakabalik pa rin sa ating loft, ano? So, eto mga Kalapatids, naitanong nyo na ba sa inyong mga sarili kung bakit sa kabila ng napakalayong distansya nila nakakabalik at nakakabalik pa rin ang ating mga kalapati sa bahay niya? So, yan ang ating sasagutin mga Kalapatids. So, kahit na ilang beses na iligaw ang kuting. So, i-example natin muna mga Kalapatids, ang kuting, ano, yung pusa. Magugulat ang tao na nagligaw dito dahil agad na nakakabalik ang hayop sa bahay. So, ayan mga Kalapatids, in-example po na natin at hinalimbawa ang pusa, ano. So, ayan. So, ano nga ba ang may mga meron sa hayop na ito at hindi nila nalilin lang pagdating sa direksyon, lalong-lalo na po ang ating mga kalapate, ano? So, yun nga pong mga tao, kapag naliligaw, mga Kalapatids, pilit niyang inaalala ang nadaan ng mga palatandaan upang makabalik sa pinanggagalingan, di ba, mga Kalapatids? So, pilit niyang hinahanap kung ano yung mga direksyon. So, pero sa kaso ng hayop, mga Kalapatids, ang mga ito ay may kakaibang navigational system. So, yan mga tatandaan nyo yan, mga newbie at mga beginners, ha, na gusto mag-alaga ng mga ibon. Google! Barinig kita sa mukha, eh! So, ito ang kakayahan nilang makabalik sa lugar na kinikinala nilang tahanan tulad ng aso, pusa, ibon, at iba pa. Ang navigational system, mga Kalapatids, ay nagagamit sa paglalakbay ng hayop mula sa pinakamalapit na 5 milya hanggang sa 5,000 milya o higit pa. So, ayon sa mga siyentipiko, mga Kalapatids, nagagawa ng mga hayop na maramdaman ang mga palatandaan na nagsisilbing giya sa kanilang pagbabalik. Magaling ang mga elemento ng kalikasan tulad ng hangin, dagat, kabundukan, tunog, at magneto ng lupa ang maaaring magturo sa kanila ng eksaktong direksyon. So, ayan mga Kalapatids, napakaliwanag ng ating sinasabi ngayon, no, tungkol sa ating mga alagang racing pigeons. So, ayan. So, halimbawa pa rin, mga Kalapatids, ano? Hindi lang po sa mga kalapate. So, ang mga bubuyog, halimbawa, ay nagagawang bumalik sa beehive gamit ang gabay ng bituin, araw at buwan. So, ganun pala yun, mga Kalapatids. So, ang mga isdang salmon ay bumabalik sa lugar na kanilang pinagsilangan sa pamamagitan ng amoy ng tubig. So, ayan, mga Kalapatids, hinalimbawa ko na rin po ang isda, ano? So, ito naman po sa ating mga ibon, ano? So, marami na po akong na-example sa inyo, mga Kalapatids, ano? Sa sobrang lakas ng kanilang homing instinct, lalakbayin ng isdang salmon ang libu-libong milya ng dagat at kokontrahin ang malakas na agos ng ilog, makaakyat lang sa kanilang lugar, pangitlugan. So, ayan mga Kalapatids,
alam niyo ba mga kalapatids na ang mga hayop ay may mga homing instinct yung mga yan? Wow. So ayan. Ang distinct homing behavior ng mga hayop ang kanilang kakayahan na tukuyin ang direksyon na iba sa kakayahan ng tao. 5 beses ang lakas ng katangian ito ng hayop kumpara sa tao. So kaya pala ganun mga kalapatids, ang mga racing na quality racing pigeons natin ay talaga naman kahit saan mo ihagis, saan location, ay makakauwi at makakauwi pa rin sa atin. So ayan mga kalapatids. So ito mga kalapatids, ano? Ayon daw sa ginawang pag-aaral ng mga eksperimento ni Mr. Yasuo Harada ng Hiroshima University sa Japan, may mga bakas ng mineral na ayon sa otolith o panloob na tainga ng ilang mga hayop, particular sa mga ibon at isda. So yan, ginagamit din pa nila yung kanilang mga tainga, no? Ang otolith organs ay nagbibigay sa mga hayop ng horizontal at vertical sense. Ang ayon sa kanilang inner ear ang nasisilbing kompas upang maramdaman ang mga natural na magnetismo ng mundo. So, ayan, mga kalapatids. So, ang magnetized cells sa kanilang utak ay nakakatulong din upang malaman ang timog at hilaga. So, magkakaiba ang antas ng kakayahan ng hayop sa pag-alam sa magnetic field ng mundo. Pero, pinakamalakas ang antas nito pagdating sa kalapati. So, ayan, sa ating mga quality racing pigeons, ano? So, kamakailan nga, mga kalapatids. So, ayon sa aking na-research dito sa aking channel, ano, sa aking pag-aaral, nagpakawala ang Bagong Silang Racing Pigeon Association ng 1,000 mga kalapati sa Calawag, Quezon. Umaalipuyo ang mga ibon at nagpaikot-ikot. So, ayan, nagpapaikot-ikot muna sila, mga kalapatid, sa himpapawid at tila naghahanap ng direksyon. So, ganyan naman talaga, mga kalapatid, ang mga ibon natin, ano? Iikot-ikot muna sila at mag-oobserba sa paligid. At ilang sandali pa, tuluyan na silang nawala sa kalangitan. So, ayan. Samantala, sa Bagong Silang Caloocan, isa-isang nagdatingan ang mga kalapati. So, ayan. Ang biyaheng tinatahak ng kotse ng 6 oras, ginawa ng mga ibon sa loob lamang ng 2 oras. So, ayan mga kalapatids. Napakaganda pag-aaral nito, no? So, ayan, may bagong kaalaman naman na naman tayo. So, slos po sa mga chikiting na aking pong naging bisita rito kay Kalapatids Pigeon Love. So, ayan, nasagot. May kaalaman na naman po tayo, ano, dito sa ating YouTube channel. So, ayan. So, yun yung pag-aaralan, mga kalapatids, kung bakit nga ba talagang ang mga ibon ay sadyang napapalapit sa ating mga fansir. So, ayan, nagiging maamo pa sila sa atin, ano, dahil tayo po ang nagsisilbi nilang mga teacher. So, ayan, pagkaganyan po tayo ay nag-aalaga ng ganitong mga pangkarerang ibon. So, anyway, mga kalapatids, another topic, another activities, another pag-aaral dito sa ating channel. So, mga kalapatids, hanggang dito na lamang po. Ito po ang yung lingkod, si Kalapatids Pigeon Love. Bye-bye po, mga kalapatids. At tayo po ay magpapatoka na. Alas 4:30 na, mga kalapatids. So, sa mga may karera dyan, happy flying! At sa susunod na vlog natin, mga kalapatids, another tips at another pag-aaral na naman ang ating eco-content. So, bye-bye mga kalapatids. Mag-iingat po tayong lahat at be safe. Bye-bye you!